Magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW. Kumusta po kayo? Siyempre ang ating mga kabisnes na mga kapapi dyan, magandang araw po sa inyong lahat. Bago po tayo magpatuloy mga kaibigan, hilingin ko lamang sa inyo kung bago ka lang sa aking tahanan, palambing naman po, kabisnes opisyal, kabisnes family, Papa Din's Thinking Body, and siyempre ang inyong abang lingkod Taong Gala. Sa so, mga kabisnes sa makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Kabisnes Official at Papa Din's TV. Nagpaalam po yan mga kabisnes, ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Opo. Salamat po na marami. God bless po. Ibinabalik ko yung pagtitiwala ko sa'yo ulit. Sa taniwala ko sa'yo. At nandito ako bilang asawa mo, katuwang mo, tulungan kita, susuportahan kita sa mga gagawin mo sa mga susunod na araw mula ngayon. Kung ano yung pinangako mo at sinabi mo sa akin, pangahawakan ko yun. Tulad ng ipinangako natin sa Diyos nung kinasal tayo, hirap at hinhawa. Hindi na tayo mag-iwalay, kamatayan lang magpapaiwalay sa atin. So kung ano man ang laban mo, laban ko. Hindi lang para kay Alex to, hindi para sa pamilya natin. Pinapatawad na kita, Renji. At mahal kita. Ay! Okay, boy naman kaibigan, bigyan po natin ng reaksyon. Ano po itong buhay at teleserye ni Power Ranger, ang lalaking OFW na nagluko? Alam niyo po mga kaibigan, mga kapatid, maaaring sa pagkakataong ito na nagsarado na ang kwento ni Power Ranger, marami tayong mga aral na napurot dito. Mayroon tayong mga magaganda at mayroon ding aral na hindi maganda na nauwi sa maganda. Ano ba yung aral na hindi maganda na nauwi sa maganda? Parang komplikado ano? Okay, pag-usapan natin yan. Una, kung ating pong tatandaan, ito pong pag-iwan ni Power Ranger sa kanyang pamilya ng matagal na panahon at pagmahal ng pangalawang asawa. So ito po ay isang napakahirap na pagkakataon sapagkat kasal siya sa kanyang unang asawa. Bagamat naikita natin at naipaliwanag naman niya sa naidetalye niya sa kwento at sa daloy ng kwento, mga kapatid. Isa po sa pinupunto na nakita natin na ang ganitong mga sitwasyon ay nagdudulot ng matinding komplikasyon sa pamilya. At ang nagsasuffer nito ay ang mga anak. Ang pagkakaiba lang dito dahil nakita natin na itong si Alex ay masyadong open-minded. Bukas ang kanyang isipan. Kung kaya't hindi niya never na kinundinan niya si Power Ranger, bagkus si Alex ang naging tulay para mas maayos at maibalik ang kanilang relasyon ni Ate Elbay. Although dito mga kaibigan, medyo blind ang kwento natin kasi hindi man natatakel ano po, yung anak niya sa pangalawa. Pero magpaganon pa man, atin po sanang idinadalangin na dito sa pagtatapos ng masayang kwento ni Power Ranger, ating pinapaalala na sana iwag niyang kalimutan ang responsibilidad din niya doon sa kanyang pangalawang anak. At kung maaari nga sana, no, ako para sa akin, sana kung may magpagkakataon na magkadaupang palad si Alex at ang kanyang kapatid, posible kaya, pwede sa larangan ng reconciliation. Ito naman po ay sa side naman ng kanyang pangalawang asawa kung ano po ang isna. Dito naman tayo sa maganda, pangit na maganda. Naging maganda kasi na-reconcile. Dito naman tayo sa maganda. Alam nyo, lagi natin sinasabi na ang pagkakataon ay
laging minsan lang sumagi sa isipan natin. Yung pong pagtatama ng mali. Kasi alam mo, yung pagpunta ni doon kay Kabusiness, napakaswerte ng pagkakataon na yan. Bakit? Napunta siya sa tamang tao. Isang tao, isang pamilya na ang layunin ay tumulong at magbuklod ng pamilya. At dahil sa mga nakita niya, mga sitwasyon doon at kaligayahan, kagandahan ng pamilya, na imulat ang kanyang mata. Alam mo, hindi yan sinasadya. Gumawa lang po ng paraan ng Diyos para ipakita kay Richie gaano kaganda ang may pamilya, totoong pamilya. At ang kagandahan dito, nagkaroon siya ng bukas na kaisipan para itama ang mali. Katulad yung sinasabi natin, mali na naging maganda kasi para itama ang mali. Medyo naging komplikado lang sa daloy ng kwento, di ho ba? Kasi syempre hindi mawawala yung sakit na naramdaman ni Ate LV. Pero ang magandang faktor dito, bukas din ang isipan ni Ate LV, naging malawak din ang kanyang pangunawa. Dahil kung nagsarado si Ate LV at namutawi ang galit sa kanyang dibdib, hindi mangyayari ang ganitong klaseng ending. Ang kagandahan dito, bukas siya sa usaping pagbabago at pagbabalikan. At kanyang pinanghawakan ang pangako ni Power Ranger. Ito, tandaan mo Power Ranger, sana hindi na maulit. Bakit? Dahil kung uulitin mo pa ang ganitong pangyayari, mauulit pa ito sa hinaharap. Tandaan mo, kung ano yung hirap na dinanas mo ngayon, mas mahirap ito. Mas lalo pa. Kasi mawawala ng respeto ang anak mo sa iyo at mawawala na yung respeto rin ni Ate Ilvi para sa iyo. Napakahirap na bagay yan. Ganun pa man, na-inspire tayo sa pagtatapos dahil at least nakita natin na naging sila. Una, malaking factor dito yung ginawang effort ni Mr. Kabusiness. Maraming salamat doon. Sa daloy ng kwento ng ating sinusubaybayan yung serye, mayroon mang pagtatalo sa idea kay Mrs. Kabusiness, kay Mr. Kabusiness. Pero nandyan sila sa layuning at least magpanagpo itong si Reggie at si Atil LB, which is nangyari nga bago magpasko. Grabe yon. Sa nangyaring ito, ang unang makikinabang dito ay si Alex. Pero sa side na nga, dahil hindi natin nakikita, hindi naman po napag-uusapan yung side ng kabila. Tandaan nun ninyo, may anak din po siya doon. Yun po yung blind natin ngayon. Kasi kung ano ang damdamin, kung ano ang nararamdaman ng anak niya, kahit sinasabing nagparaya at nagpaubaya ang kanyang pangalawang asawa, well, maaaring maayos ito o maaaring habang nandyan ay dalawa na ibig sabihin si Ate Elvay at si Power Ranger, dalawa na silang mag-aayos ng sitwasyon. Maaaring ito ay hindi na nakikita natin. Pero ang pinakamaganda rito, isang wish ko lang na sana mangyari Aywan ko kung ganun din po kayo. Alam nyo, sana makilala ni Alex ang kanyang kapatid. Kasi hindi natin maisasantabi, anak pa rin yan ng tatay niya. Sana ganun ang mangyari. Makilala at magkadaupang palad sila. Maging peaceful yung kanilang pag-uusap. Yan kasi ang magiging daan para kumbaga ay tuluyang mabunot ang tinik sa dibdib ng bawat isa. Tandaan mo, Power Ranger, kahit pinagbigyan ka ni Ate LB, hindi mo maiwawaglit pa rin na bumabalik pa rin yan sa alaala ni Ate LB. Kaya habang kayo ay nagsasama ngayon, ang payo ko sa iyo, ikaw mismo, ikaw ang talagang mag-a-adjust, magbibigay ng pasensya, at ikaw ang higit na uunawa sa bawat pagkakataon. Hindi mo masisisi si Ate Ilvi kung sakali dumating ang pagkakataon na muling mamutawi sa kanyang isipan ang mga nagdaan dahil matagal na panahon ang naging sugat sa kanyang dibdib. Pero dahil sa nakita kong sinseridad ng iyong adhikain na mapanagpo, I do believe kaya mong panghawakan ito. Kaya mong panghawakan. Pagpapakumbaba at totoong
ipakita mo ang iyong layunin ng pagmamahal para kay Ate Elvie. Walang perpekto sa mag-asawa. Darating at darating ang pagkakataon na talagang pwedeng sumagi yan sa isipan ni Ate Elvie, yung mga nagdaan. Dahil hindi naman perfect agad eh. Hindi naman agad-agad na nandyan. Parang ano yan na Power Ranger, ano? Kumbaga sa sugat, habang ginagamot-gamot mo, hindi naman agad maghihilom yan. Pero paunti-unti ng paunti-unti. I therefore suggest na ngayon na tinanggap ka na ni Ate Elvie, nararapat na ipakita mo ang 100% o higit pa na mga, kumbaga mga hakbangin para mas higit niyang maunawaan at higit niyang manamnam, higit niyang makita at manamnam yung salitang reconciliation. Isa din sa magandang faktor dito, huwag mong iwawaglit, Power Ranger, ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga magulang ni Ate Elvie. Malaking faktor yan dahil gagabay sa inyo ang mga magulang. Pero ang susi at bukod tanging panghahawakan naman ni Ate Elvie na kasiguruhan na hindi siya madidihado sa pagtanggap niya muli kay Power Ranger ay ang mga binitawang salita ni Mr. Kabusiness at ni Mrs. Kabusiness. Hindi man sila kadugo, hindi man sila magkadugo, pero dahil sa pumasok si Power Ranger sa buhay nila Mr. Kabusiness at inoper niya, ibinukas niya ang lahat at ginawan ni Kabusiness ng intervention na maayos ito, I therefore conclude na mayroon malaking karapatan si Mr. Kabusiness kung sakali man, hindi susunod si Power Ranger sa usapan. Pero siyempre, ako ang dasal ko ay unti-unting magkaroon ng napakagandang bunga. Sa ngayon, andyan sila sa proseso na tinanggap niya si Power Ranger, tinanggap ni Ate Elvie. Pero naniniwala ko na ang sugat sa damdamin ay hindi pa yan tuluyang maghihilom. Pero nasa proseso. Maganda siguro nito, Power Ranger. Ang isa sa pinakamaganda rito, Power Ranger, ay siguro balikan ninyo ang mga lugar na napuntahan ninyo nung panahon na nanliligaw ka lang kay Ate Elvie. Balikan mo, namnamin mo ang mga panahon na yan. Ibalik mo sa kanya ang mga panahon na yan. At syempre, higit sa lahat, huwag kayong bibitaw sa pananampalataya sa Panginoon. Una, tandaan mo, Power Ranger, ilagay mo sentro sa relasyon ninyo ang Diyos dahil siya ang talagang gagabay sa inyo. Magkakaroon ka ng takot gumawa ng mali kapag nasa puso mo ang Diyos. Isa yan sa pinaka-the best thing na pwede mong gawin. Ngayon, na nagawa mong makuha uli ang kalooban ni Ate Elvie, sa pagtalikod mo sa mali, naway, huwag ka nang bumalik pa. Pero tandaan mo, mayroon kang responsibilidad na importante at mahalaga sa anak mo. Tulad ng sinasabi ko, dalangin ko na sana mga kapatid, ay magpanagpo ang landas ni Alex at ng kanyang kapatid. Magkakilala sila at sana ay makilala din ito ni Ate Elvie. Magbukas din siya ng pintuan para sa kanyang kapatid o sa kanyang sa anak ni Power Ranger. Kung sakali man, ano, ito po ay mga ano na lang, mga espekulasyon ko na lang, kumbaga yung na-highlight ko lang itong aking reaksyon. Pero walang kasing ganda at walang kasing sarap kung mangyayari ang bagay niya. Well, hindi man natin makita ang kwento na yan, mga kaibigan, kasi sarado na ang tabing, isinarado na, kumpletong sinara na ang teleserye ni Power Ranger. Pero maraming salamat, Mr. Kabusiness, sa inspirasyong hatid ng kwentong ito. Isang makakatotohanang kwento na nagbigay inspirasyon sa lahat ng mga OFW. Alam ko, mayroon dyan, mayroon tayong mga kapatid
natatakot lang ilabas ang kanilang saloobin at damdamin, pero maaaring mayroon ding katulad kahawig sa kwento ni Power Ranger. Naway magkaroon sila ng ideya at maibsan ang bigat ng kanilang damdamin nung nakita nila ang kwentong ito. Merry Christmas, Power Ranger, at sana tuloy-tuloy na maging masaya ang iyong pamilya ngayong kasama mo na si Ate Elvie at ang iyong anak na si Alex. Dalangin ko sa mga susunod na pagbubukas ng kwento ng iyong buhay, makikita rin namin ang kwento ng isang anak na ngayon ay nangungulila din sa iyo doon sa kabila. Huwag mong kakalimutan na may responsibilidad ka pa rin sa kanya. Ako po muli si Taong Gala, mga kaibigan. Kayo, na-excite po ba kayo sa kwento? Ano po ba ang napulot ninyong aral? Pa-share naman sa comment section nang sa ganun po ay mabasa ito ng iba. Huwag po natin kalimutan, please connect Kabusiness, siyempre Kabusiness Official, Papa Dins, Thinking Buddy, at ang ating mga co-reactors na nagbibigay po ng reaksyon sa Kabusiness at nagtatanggol, suportahan din po natin. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Ako po si Taong Gala. Paalam pansamantala.